Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwentuhan naman, and as you can see, I'm a soloist again, and yun, ayan, nagpagupit po ako. So, wala naman po kayong pakialam. Alam ko naman pong you don't care about my hairstyle, but share ko lang. And yun, nag-ahid din ako, but sakit. Ang lalim ng are ko. Ang lalim ng pagkakahiwa po. So, parang nag-ano rin po ako. Jay Cuenca. Jay Cuenca localite po. Kaya lang yung kanya mahaba eh. So, sa akin, pinas lang. No, but yun, anyway, yun nga, panibagong araw na naman ng kwentuhan. At hindi ko alam kung kailan ba ako nag-remote mode. At I'm a soloist again, but syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo ng kwentuhan. But syempre, pagbalik niya, baka makasama na natin siya ulit. Yan, but yun for today, ang pag-usapan naman natin is ito, maraming makaka-relate dito ng mga kabataan nyo, mga tropa ko ng kabataan, makaka-relate dito. Pag-usapan natin today is yung mga palusot kay Mommy Cool para hindi mautusan. Yan, yung mga palusot natin sa mga magulang natin ibubulgar natin. At tingnan natin ito kasi karamihan dito mga palusot ko rin nung medyo bata-bata pa ako. Ayoko talaga mauutusan. Yun, tamad-tamad po kasi. So ewan ko kung ano, ngayong millennials ginagawa pa to, but ito kasi yung mga dati ng mga palusot ng mga kabataan, no? So yun, tara, kwentuhan tayo. And yun, yung una natin sa mga palusot kay Mommy Cool para hindi mo utusan, haba ng title. Ito, yung unang palusot natin is yung ano, yung mag-aaral ka. Yan, mag-aaral. Ito, hindi ko alam kung ngayon pinapalusot pa rin ng mga kabataan, pero ako noon personally, kapag alam kong mauutusan ako, ipinapakita ko na lang nag-aaral ako. Yan. Tapos, personal pala ito, hindi pala mga, parang dapat mga palusot ko kay Mommy Cool yung kabataan ko. No, so, but, ewan ko, marami din naman daw gumagawa na ito, no? Yung ano, syempre, mga magulang, gusto niya, nag-aaral ka eh, di ba? So, ang magiging ano mo dyan, panlaban mo dyan, kapag nararamdam mo ng paghugasin ka ng pinggan, pag-aanohin ka, pag-dilinusin ka, ipakita mong nag-aaral ka kahit hindi ka naman talaga nag-aaral. Tapos ipapakita mo, yung talagang kulot na kulot yung loob mo, yung talagang nagpo-focus ka. Nagpo-focus ka sa, ano, sa, dun sa binabasa mo kahit hindi mo naman talaga maintindihan. Kasi ganun yan eh. Style, yan. Kapag magpapanggap ka, parang nagiging na siyang totoo eh. Lalo kapag di mo maintindihan yung binabasa mo, talaga mapapakunot na okay. Yung tipong inaano mo sa sarili mo, hirap magpanggap. Yun talaga yung pinakamahirap. But, syempre, ikaw bilang isang nasa dugo mo ang pagiging tama, gagawin mo rin to. But, syempre, makakatulong din yun kasi parang ano yan eh. Parang style din niya ng pag-aaral din talaga yun. Kumbaga, maaalala mo yun. Diba? Lalo na kapag binunganga ni Mommy Cool, bubunganga nga na, oh, my ladies, magbukas na natin niya. Tapos, nag-aaral ako, tayo na lang. Yung ganyan. Tapos, maaalala mo yun na binunganga ka dun sa topic na yun ni Mommy Cool. No? So, medyo effective din siya. Kasi nga, syempre, pag nakita ng mga magulang natin na nag-aaral talaga tayo, matutuwa yan. So, ang ending yan, hindi ka na nila uutusan. Sila na nila. Ewan ko kung mapapanood ni Mama to. No, so, but yun, medyo effective siya na pagpapalusot. No, syempre,
Walang hinagad ng mga magulang natin kundi mag-aral lang mabuti, pero hindi ko kayo ini-encourage na gawing pastime ito or gawing palusot ito. Ito lang ay based on experience, no? At siyempre ako talaga mahilig ako mag-aral, but yung pagpapalusot din ng pag-uusapan eh, mas magaling ako. Mas magaling ako magpalusot dahil ito yung ginagawa kong palusot personally. Ito kaya, ito yung nasa unang-una kasi personal ko itong ginagawa noon kapag nagpapalusot ako. Para hindi ako mautusan yan. Diba? Eh kayo, ang gagawin nyo, nasa sa inyo na yun. Diba? And John? And John, yung next natin sa mga palusot kay Mami Cool is yung ano, yung sabi mong maglilinis ka. Yan. Maglilinis ka. Ito yung mga palusot kapag alam mong papagalitan na. Yan. Kapag halimbawa, pagpapagalitan or kapag halimbawa, uutusan ka lumabas ng bahay tapos ayaw mo. No? Tapos alam mong papagalitan ka. Kapag hindi ka sumunod, nasasabihin mo, maglilinis ka ng bahay tapos may hawak ka ng walis, may hawak ka ng dustpan, may burot na sa paa mo, may floor wax na sa tabi mo, yun. So talagang papakita mo na talaga nagliligo. Kung minsan na kapag naramdaman mo magluluto si Mami Cool ng ganito, kadalasan kasi pagbibiling ka lang sa tindahan yun eh. So pag nakita mong may mga kailangan bilhin sa tindahan, mahawak ka na ng walis. Dos, siyempre, lalo na malas mo kapag wala kang kapatid. Pero kapag yung kapatid mo ay tatamad-tamad din, nakahiya-hilata lang, tapos ikaw makikita ka naglilinis, eh shit, yung kapatid mo yung uutusan, no? So kung talaga nga yung lumabas ng bahay dahil sobrang init, di ba? O kaya may kaaway ka sa labas, eh mas maganda maglinis ka na rin ng bahay. Kasi kung talagang tamad ka, eh ito lang, kahit yung, alam mo, yung mga tropa ko, kahit yung pagpapanggap ng paglinis-linis, nakakapagwalis ka ng bahay. So medyo nakakatulong ka ng kahit konti sa kalinisan ng tahanan nyo, no? So kung itong gagamitin mo palusot, eh medyo maganda-ganda rin naman to. But ngayon, nasiwalat ko na, eh ngayon medyo mauutak na rin ng mga magulang ngayon. Lalo na ako. Kaya hindi ito magagawa sa akin ni Baby Motmot kasi ito mga gawain ko rin dun. Gawain ko rin to dati, kaya sigurado kapag pag nakita kong ginagawa to ni Baby Motor, hiningin ito, tatalab sa akin, di ba? So, kung kayo, try nyo sa magulang nyo. No, yung pang, halimbawa, uutusan kayo lumabas, tapos sinatamad kayo. Mawakan lang release, tapos iwas-iwas yung pulis sa akin. Para hindi na kayo mautusan, di ba? Enjoy. And John, yung next natin sa mga palusot kay Mami ko is yung ano, yung ito, feeling ko sikat na sikat naman talaga to eh. Sikat na sikat na palusot to sa mga Mami Cool, sa mga magulang natin. Ito yung ano, yung masakit yung katawan mo. No? Yung kahit wala ka namang nararamdaman na kahit na ano, nasabi mo masakit ulo mo, masakit yung anong ko, masakit yung kamay ko, masakit yung paa ko, pero totoo nga yung mulang talaga mautusan. So, kung minsan, sa mga millennials ngayon, ang dinadahilan na hindi nakatawan, yung puso. No? Kapag broken hearted, no? So, yung kung minsan, syempre, mga magulang, eh, kapag nasaktan ka, medyo ano-ano pa rin yan, eh, no? Tuloy pa rin ang buhay. Ganyan talaga, alalayan ka lang sa umpisa, pero pag tagal-tagal na, utusan ka na rin, parang walang nangyari. Lalo na kapag niloka ng boyfriend mo, girlfriend mo, no? Kung minsan tatalakan ka pa niya bago ka damayan sa sakit ng iyong puso. But, yun nga, balik tayo sa topic, no? So, kung ito, ginagawa ko talaga din. Lalo na kapag, ano, kapag ayaw kong pumasok. Yan. Yun, doon din minsan ginagamit siya yung mga palusot pag ayaw pumasok. No? So, minsan sasabihin, masakit pang ulo, parang tinatrangkaso, pero totoo ayaw lang pumasok sa school. Pero kapag
binabutan na ng magulang ng ano ng bao. Nay, nako, dali-dali yan. Para biglang mawawala yung sakit. No? So, kung minsan naman kasi dati, magkano lang ba baon ko nung elementary? High school, 40 lang eh. 40 pesos may pamasahit pa kain na yun, no? So, malaki na yun. Eh, ngayon, hindi ko alam kung magkano na. So, talagang kailangan pang suhulan ng mga magulang para lang pumasok. Tapos kung ano-anong sakit ang nararamdaman para lang hindi makapasok. Kasi para sa inyo, di ba sinabi kung anong mga nakakaraan sa huling video, eh, para sa inyo, di ba? Para sa inyo yung pag-aaral. So, dapat kahit hindi nyo maisa puso, kailangan maisa-isip nyo lang na para sa inyo yan. Diba? So, kung may capability kayong mag-aral, no? So, huwag kung ano-anong binadahilan. Wala namang sakit. Pag yan, nagkatotoo. Yung mga sakit-sakit na sinasabi nyo, pinagpapalusot nyo. Pag nagkatotoo yan, ay nako, kaya rin na mahihirapan. And you? And John, yung next natin sa mga palusot kay Mami Cool is yung ano, yung pag sinabi mong need sa school. Yan, mga palusot kay Mami. Ito, kadalasan ito. Kapag ayaw mo talagang mautusan, di ba? Tapos, gagawa ka ng kung ano-anong project para lang hindi ka mautusan. Di ba? Tapos, pag sinigaw ka na namin, ay, ano na, gawin mo lang ito pinapagawa ko, ganyan-ganyan. Tapos sabi mo, teka lang, may ginagawa pa rin sa school to. Diba? So, yun, para hindi ako papasigaw kasi baka magising yung kapitbahay. No, so, baka makastorbo tayo. No, so, yun. Yun nga, kadalasan talaga, kapag gusto mo magpalusol para hindi ka mautusan, eh, ang idadahilan mo is yung sa school. Diba? Gagamit sa school, kaysa kailangan sa school, ganyan-ganyan, para makaiwas lang talaga sa paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng bahay, diba? So, kapag sinabi mong need sa school, syempre, yung mga magulang mo, ang iisipin, ay, yung anak ko talagang nagpuprosig mag-aral, kahit na bobo siya. Kahit na hindi siya biniyayaan ng kahit binayaan lang siya ng konting talino, pinaganda ba? Kahit binayaan lang siya ng konting talino, eh talaga nagpuporsige siyang mag-aral. Diba, no? So, yun talaga eh. Kapag sinabi niyong need sa school yan, talagang ang mga magulang natin eh talagang bigay lahat, labas lahat. Talagang ultimo yung ipipigayin niya, yung palad niya para lang may maibigay sa'yo. Kasi kailangan mo sa eskwelahan. Pero yung totoo, nako, hindi ko alam. No? Nagpapalusot lang pa. So sa mga millennials ngayon, eh, kung ang mga magulang nyo ay loko-loko, malamang sa malamang, eh, mabilis kayo mahuhuli. Huwag nyo na lang gawin na magpalusot kung tungkol sa eskwelahan. No? So, mas maganda kung sumunod na lang kayo para hindi kayo masakit. Diba? And yun. And yun, yung next natin sa mga palusot kay Mami Cool para hindi mautusan is yung ano, yung sasabihin mong baka ka bumagsak. Yan, baka ka bumagsak kapag hindi nakapag-review, kapag hindi natapos yung ganitong project. Yung alam mo yung mga palusot ngayon eh talagang naire-relate sa pag-aaral. Yan, kaya nga inuna ko yung ano, yung mga uri ng estudyante. Kasi maraming ganito. Alam ko na magpapalusot kayo sa mga magulang nyo, no? So, kung talagang ayaw nyo mautusan, eh, kunyari nagre-review, yun, mag-aaral. So, kapag, kasi may mga magulang talaga na, yun na, alam nila na nagpapalusot kayo. So, syempre, yung ibang mga magulang, hindi na niniwala. Kasi, orasan ka lang ng mga 2 oras, 3 oras, parang dumudugo. Yan, orasan ka lang 1 oras, 2 oras, tapos, sisigaw mo ka na naman.
Tapos ikaw na sobrang inis mo, sasabihin mo na, ma, pag di ako nakapag-review at baka bumagsak ako, ikaw din ang mahihirapan, ikaw din ang, pag ako bumagsak, uulit ako, siyempre mag-tweetion na naman ako, magbabaon na naman ako, ano gusto mo? So, yun yung mga nagiging palusot kayo ng mga, actually dati pa, lalo na kapag talagang ayaw na ayaw mo talaga mautusan, no? So, idadahilan mo na kapag kinukul ka ng magulang mo, nababagsak ka. Diba? Konting-konti na lang mabagsak ka sa subject na yun, lalo na kapag alam ng magulang mo na mahirap yung subject na yun. Ay, nako, talagang yun at yun ang idadahilan mo para hindi ka lang mautusan, nababagsak ka sa subject na yun. No? So, kung ako sa inyo, huwag nyo na lang ipalusot to dahil lumang tugtugin na to. Diba? And yun. And John, thanks for watching for today's video. And I think na maraming nakarelate ngayon nito kasi mga palusot pa to nung 90s. Actually, mga palusot to ng mga batang 90s. Di ko lang alam kung ano magiging palusot ng mga millennial peoples ngayon, no, na nag-exist sa Earth. No? Ewan ko kung paano sila magpapalusot sa mga mommy cool nila. No? Kadalasan naman kasi mga mommy cool naman talaga natin yung ano eh. Mga mommy cool talaga yung mahilig magluto. Siyempre, hindi naman din nila kaya na mag-isa lang sila lagi magluto, maghugas ng pinggan, maglilinis ng bahay, di ba? Kaya may mga anak sila para utusan. No? So, yun nga lang. Siyempre, mga kabataan, patalino na patalino at dumadami na mga palusot sa buhay. Kaya ako talaga, hindi ako maluloko dito dahil loko-loko na po ako. So baby mot kung mapapanood mo to kasi saka na at hindi tatalam sa akin ng mga palusot na yan, kaya ibinulgar ko na sa madlang people kung ano yung mga palusot na pwede mong gawin. Kaya mag-isip-isip ka na kung sumagay, maliit pa naman siya, but syempre eventually lalaki din yan, mag-aaral din yan at lahat ng palusot sa mundo na pwede niyang ipalusot. And tingin ko, ibibigay niya para lang makaligtas. So, yun. Thanks for watching ulit. And don't forget to like, share, comment. Comment nyo kung ano yung mga nyo, mga thoughts nyo about sa mga pinagsasabi ko. Kung natuwa ba kayo o ano, kung nakarelate kayo. So, comment nyo lang down below. And subscribe na rin kayo sa channel ko and click nyo lang din yung bell button para notified kayo sa aking daily vlogs, no? So, yun, tuloy-tuloy lang tayo sa ating first 500 subscribers para mabigyan natin yung 3D origami base, no? So, yun, but ngayon kasi sinantabi ko muna kasi malapit na talaga. Nararamdam ako na talaga na ma-challenge ko na ang Jamil para sa akin. English only please challenge. Jamil edition, no? So yun, na nandun ko na sa aking heart na matatapos ko na siya dahil wala akong katulong, no? Ilang libong piraso yung kinat ko, tinupi ko, tas bubuin ko, no? So para lang sa eksasaya ng YouTube world. And yun, talagang ano ko to, idol ko tong Jamil. Talagang sinusubaybay ko to everyday na nagbablog sila, kaya ako hanggat kaya kong makapag-post daily, magpo-post ko daily dahil na yun, part-time lang naman ito, but syempre maganda rin yung meron kang kakwentuhan, diba? Parami, gusto ko rin kasi ma-share yung mga thoughts ko about sa mga bagay-bagay bilang ngayon ay dadligol na ako, mga share ko sa buhay-buhay, mga naranasan ko yun, para maibulalas ang mga natutunan ko at matututunan ko pa. So, yun. See you. Bakla natapos. No? So, yun. Tuloy-tuloy lang tayo sa mga pagkukwentuhan at palaganap natin. Ang Daddy Cool Fever na ngayon ay sinat lang, pero eventually, kakalat mo sa mundo na magpapasaya at magbigay ng ligaya sa ating buhay. And John, thanks for watching ulit and see you when I see you in. Bye-bye!